What is up, guys? So, ayun na nga, no? So, nagbabalik ako ulit, no? Yan, no? Malangis-langis pa, oh. Siyempre, bagong tabas. Tinabas yan, no? Tinabas yan, ano? GQ. GQ number one tayo, no? No to salon na ako, no. Hindi na ako pabugpit sa kahit anong salon, no, sa barbershop na lang talaga. So kahit yung mga ano diyan, 40 pesos na go barbershop. Okay lang. Pero alam niyo, guys, no, itong GQ, may class to, no. Kung saan SM ka magpunta. Hindi naman sa lahat, no, pero karamihan sa SM is may GQ barbershop, no. Sa SM, ako kung sa SM ba yung brand na yun ko, nakikita ko lang sila sa SM, eh. Hindi ko sila nakikita sa mga iba-ibang malls dyan. Sa SM ko lang talaga sila nakikita na. Itong GQ is may class, guys, no. Marurunong yung mga nagugupit dito. And ito mo naman, no. Yes. At mga akong gago, no, pinupuri ko sila. So the reason, guys, kung bakit din ako nagpatabas ng buhok, nagpagupit, no, is so fucking hot. You know that? No? Napakainit, no? Sabi, may nababasa-basa ako sa mga Facebook na sabi daw ng Pag-asa is until end of March daw yung cold weather. No? Pag-asa, ano na? Ano to? Tignan mo, nagmamantika agad ako. Ilang minuto pala ako nagbibidyo. Ano yan, Pag-asa? Ha? Ay sa isin nyo. Paano ulit yung lamig? So, guys, meron tayong konti problema, no? Ang problema ko lang naman is nasira yung ginagamit kong tripod ba ang tawag? Ewan ko, basta yung pinagkakabitan nitong pambidyo ko na nasira. Sa kadahilan ng ingat-ingat ng aso ko. No, napakagaling kasi ng aso ko. Hindi ko alam kung kailan ako makakabili ulit ng ganon, no. Titingnan lang natin kung kailan tayo makakahanap ng ganon. Siguro yung mas okay na, no. Tapos kailangan nating alagaan na dahil may taga-sira talaga ng gamit dito, eh. Itong aso ko, napakapasaway, no. Aso ko is Jack Russell, yes. So yun na nga, guys, no. So pasensya na talaga kung meron man ng mga ano diyan, mga supporters talaga diyan, nanonood talaga ng vlog ko. Pasensya na kung matagal talaga akong nawala, no. Matagal tayo walang video, kasi busy lang talaga, no. Pasko, lalo nung Pasko, naging busy talaga. Nag-Ilocos kami nung New Year, kasama family, buong family, and hindi ko na nga na-vlog yung ano, Ilocos, eh. And may work din ako, but ngayon, sadly to say, no, I resign. Wala na akong work, so pwede na tayong mag vlog kahit everyday. Hindi ko masusure pala kung everyday, no, kasi meron din ng time kang trabaho sa Dubai. Nag-aasikaso ako kasi babalik ako ng ano, babalik tayo ng pag-aaral, no. Tingnan natin kung saan, tingnan natin kung anong mangyayari. Pero yun, guys, babalik ako ng pag-aaral, no. Nag-stop ako dahil para mag-work. Then yun nga, hindi nag-work. Then nag-resign ako and babalik ako sa pag-aaral, guys. So dahil babalik ako ng pag-aaral, no, may pag-uusapan na naman tayo ngayon. Siyempre, lagi tayo may pag-uusapan, no. Ito mga usapan talaga, eh, no. Ito, dahil babalik ako ng pag-aaral, ang pag-uusapan natin ngayon, no, is about sa iba't ibang uri ng professor or prof, no? Ito yung may mga bullshit, meron mga anghel, meron mga alam mo, ano, kampo ni Satanas, meron mga ganun, eh, no? So pag-usapan na natin, no, guys, pag-usapan na natin kung ano-ano ba yung mga uri ng mga professor na yan, no? So review ko yung clip na yung clip na yun, last clip na yun, no? Parang nasamid-samid pa ako dun, eh, no? So una-una, guys, no, ito yung ano, Mr. or Mrs. Surprise Quiz. Kaya ako sila tinawag na ganon, eh, kasi ito yung mga kahit first day pa lang ng klase, no, quiz.
Hindi, itong mga to, joke lang eh. Ito kasi yung mga to, ito yung mga prof na nung walang pasabi, no, tapos magpapakwis na lang bigla. No, sila yung mga, yung pagpasok ng classroom, okay class, get one half, one board, anong size ng papel yan, no? Kahit one whole pa yan, pupunuin yan, no? Quiz yun. No, tapos hindi ka malang sinabihan na meron pala kayong quiz. Pagpasok na lang yan, magugulat ka na lang. No, guys, ganun lang magiging reaction mo, no, kahit sino naman siguro na magugulat na lang talaga, no, may quiz pala. Ba't hindi mo lang, ba't hindi lang ako masinabihan, diba? Parang ganun lang naman. Diba, dapat, para sa inyong mga prof kayo, no, dapat magsabi mo, huwag na kayong mag-surprise quiz, ha? Huh? Dahilan lang yan, ha? Dahilan lang yan ng pagbagsak ng estudyante. No, imbis na makapag-aral kami, eh, hindi, no? Kasi surprise. Pangalawa, guys, ito yung mga tatawag kong the strict. Ito yung konting kaluskus lang, konting kibot mo dyan, no? Eh, ano yan? Ganon. Konting daldal mo, konting kaluskus mo, yung grade mo, wala na rin. So, ganoon sila mga strict na teacher, no? Talagang konting lingon mo ng ganun lang. Kahit may tinignan ka lang naman talaga. Eh, papalabasin ka nila ng ano, ng classroom. So guys, itong mga to, no, it's based on experience lang naman, no. Itong mga ito kasi experience ko, no. Sa English subject, no. Eh may binabasa lang naman. May binabasa lang naman ako doon, no. Tapos bigla akong sinigawan na pinalabas ako ng classroom kasama yung katabi ko. Hindi ko alam kung anong ginawa namin. Eh may binabasa lang naman kami. Hindi kami nagsasalita eh. May binabasa lang kami doon sa ako ano yung nakalimutan ko eh. Basta sa isang libro yun. Nakalimutan ko ano yung binabasa ko doon. Basta may binabasa lang kami. Tapos bigla kami pinalabas. Hindi namin alam, no, kung bakit. Hanggang ngayon, guys, no, kahit napakatagal na noon, hanggang ngayon, tanong yun sa utak ko, anong ginawa namin noon, no? Bakit kami pinalabas? No, hindi. College yun, guys. College na yun. Tapos talagang shit, hindi ko talaga masagot sa utak ko anong ginawa ko noon. Utang ina, puro mantika na ako. Shit. Oh my god. Pag-asa. Hindi pa tapos ang March. Ano ba 'yan? So guys, meron pa tayo na. So, ito naman tinatawag ko sila ng mga Mr. and Mrs. Tambay, no. Ito yung mga professor, no, na tumatambay lang naman sa classroom, no. Tapos ayaw pa kayong palabasin. Wala naman siyang ginagawa doon sa classroom, no, kundi mag-cellphone o kaya kung anong ginagawa niya sa laptop. Pero ayaw pa niya kayo palabasin. Ito yung mga ano, no, kadalasan dito sa mga tong mga Mr. and Mrs. Tambay na prof na to, no. Ito pa yung mga mamahihirap magpa-exam. Totoo to, ha? Itong mga tambay na to, pag lumabas na yung exam, pag exam na, doon sa prof nyo na tumatambay lang, sigurado 100%, hindi naman 100, 90%, sige 90% mahirap ang exam. Itong mga Mr. Miss Tambay na prof na to, no, ito yung ano eh, no, karamihan pa ng estudyante dito bumabagsak, no. Tapos kapag ka-take mo ulit sa next sem nung binagsak mo siya, siya ulit yung prof mo. Diba? Ang galing. May forever kayo niyan prof mo, no? Kasi ito talaga, hindi sinasabi itong ano, pero based on experience talaga, ganto talaga, may mga ganto talagang prof. Kung sino pa yung walang ginagawa, no? Kung sino pa yung nagtatambay lang doon, eh sila pa yung mahirap magpa-exam. So pang-apat, guys, no, ito yung mga prop naman na Mr. or Mrs. Kanchaw. No, itong mga prop na to, ito yung pag meron kang kaklase na nagagusto dun sa isang mong kaklase, eh kakanchawan pa niya. Hindi lang yun, no, may prop din na kapag maitim ka or kahit anong pang-asar sa'yo, eh papatungan pa niya, mga asar din siya. Totoo to, guys, may ganito talagang prop, no? May mga gantong prop talaga. Na kapag ito, halimbawa, may kaklase kang, may tropa ka na lalaki, tapos may gusto dun sa babae. Tapos nalaman niya yun, no, pagtatabihin pa niya yun sa klase, no? May mga ganito talagang prop. Tapos habang nagkaklase kayo, aasar niya yung dalawa, tapos kayo naman mga gunggong kayo, mag-aayi-ayi-ayi-ayi kayo dun. Ha? Hot dog.
Tapos ito pa guys, no, meron kasi yung kaklase noon, no, meron akong teacher talaga. Itong kaklase namin, inaasar namin siya talagang maitim, maitim kasi siya. So tawag namin sa kanya, minsan Nazareno or what. So kada piyesta ng Nazareno, bigla siyang mag-aanap sa klaso. Bakit absent? Absent si ganito, but absent siya, no? Kahit nandun naman talaga yung kaklase ko, sinasabi niya hindi daw makita sa sobrang itim and absent daw dahil pista ng Nazareno. So panlima guys, no, meron naman tayong tinatawag na easy pass. Ito yung mga paboritong pro ng karamihan sa mga estudyante ngayon, no? Easy pass. Etong mga easy pass na to na pro, no, eh ito yung kahit ibagsak mo lahat sa kanila, kahit hindi ka magbasa lahat sa kanila, paglabas ng grade mo, ang taas ng grade mo. Hindi ko alam ha, pero kahit ako tuwang-tuwa ako sa mga ganung prop eh. Kasi siyempre, siguro naman hindi gusto pumasa, no? Pero may isa akong prop, easy pass din siya. No, sinabi niya sa amin, no? Sinabi niya sa boom section ko na, okay, ayaw ko kayong pumasa. Eh, hindi ko naman kawalan kung wala kayo natutunan sa subject ko. Basta ako nagturo, ipapasa ko kayo lahat. Yung moment na yun, parang ano eh, parang gusto mo umulit, tapos makinig na lang sa kanya, tapos ipasa ko lahat ng mga quiz niya, no? Kasi parang ano yun eh, parang yung sinabi niya yun, patapos na yung finals na eh, no? Hindi kasi kami bumabagsak sa kanya nung sinabi niya yun, parang, shit, bakit sir? So ito guys, no, pang-anim, ito naman yung mga prop na nagpapalipat ng classroom. Kahit na ang layo-layo ng building niyo doon, eh doon niya gusto magklase, no? Ito mga prop na to, ito yung mga kadalasan may mga edad na. Sila yung mga prop na tatanungin pa kayo, no? Itatanong pa niya kung pwede po tayo magklase sa mga ganito-ganito ganyan sa ganitong building. Eh, kaming mga estudyante, may magagawa ba kami? Makakahindi ba kami doon? Hindi naman kami makakahindi roon eh. Pwede ba kami umindi roon? Class, pwede ba tayong magklase doon na lang sa malapit na building? Nahihirapan na kasi ako eh. Sir, hindi. Sir, hindi pwede, sir. Pwede ba yun, ha? Pwede mo bang gawin yun? Siyempre hindi, no? Baka hambalusin ka pa noon kahit patantan eh pag sinabi mong hindi eh. Diba? Pero no choice naman talaga, so oo ka na lang, diba? Oo ka na lang, sige, okay. Okay lang po, sir. Malay mo naman, di ba? Maka-apekto rin yun sa grade nyo. No, dahil lagi mo bait kayo sa kanya, pero bigyan nyo siya, no? Nabigyan kayo ng bonus. So, pang-pito guys, no? Ito naman yung mga last minute prop. Na ito yung mga prop na akala natin wala na. Wala na, akala natin absent na. And masaya na tayo, no? Palabas tayo ng classroom. Tapos paglabas natin yung classroom, yung last minute na yung boom! Yung paa mo, kusang gagalaw pa talikod niya, maglalakad niya patalikod pabalik ng classroom, no? Tapos uupo ka ulit kasi nandiyan na yung prop niyo. Ito yung mga prop na late na yun, no? Tapos talagang papasok pa. Meron namang rules na nakasabi, no? Pag 15 minutes late, eh, pwede na kayong umalis, no? Ito eh, hindi ko alam kung ganun ba lahat ng rules sa lahat ng school, no? Pero sa school na pinasuka ko, ganun yung rules talaga doon. 15 minutes late, wala na, out na kayo. And last but not the least guys, ito tatawagin ko sila mga murderer, no? Ito kasi mga prop na to, no? Is walang ititira sa inyo, no? Siguro may matira man isa, dalawa, isa, pasado. Tapos the rest, no, pagsak na, no? Pinatay mo lahat na estudyante, no? Binagsak lahat, no? Tapos iilan lang yung pumasa, no? Maka-murderer kayo. Mamamatay grades kayo. No, kahit yung mga matatalino eh, kahit yung matatalino mong kaklase, nagpapagsak yan eh. Tapos sila maiiyak. Tapos kami, pag natanggap namin yung grade namin, magpapataasan pa kami kahit bagsak kami lahat. Ako, every time natatanggapin ko yung exam paper ko, iisa lang reaction ko eh.
guys, nangalim may share sa inyo yung mga types ng iba't ibang prop. Kung meron pa kayong alam dyan, syempre, ano nyo naman, comment yung pakasakaling na-experience ko na rin, di ba? Pero bago tayo tapusin tong vlog na to, bago ko tapusin tong vlog na to, papakilala ko muna sa inyo ang aso kong napakalupit, napaka-cute, no? Na si Chase. Hey guys, ayan si Chase. Jack Russell. Jack Russell, cute-cute-cute na muna ni Chase. And yan yung mga ito pang aso dito sa bahay na to. Abangan nyo na lang yung next vlog. Siguro medyo magiging mabilis na yung upload ngayon gawa ng medyo malumbo na skate. Salamat sa mga manonood and yun lang. Peace!